Hello mga bossing! Welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga may problema sa pera, may problema sa pamilya, may problema sa buhay pag-ibig? Ako po yung may share po sa inyo at ganun din po tungkol sa usapin ng kalusugan. Yan, baka makalimutan pa natin. Importante po yan mga bossing ko, ating kalusugan. Meron akong kakilala mga bossing, dati-dati daw ang problema niya ay pera, ngayon naman ay kalusugan mga bossing. Ngayon po mga bossing, para tayo po mga bossing ko ay kumbagay malampasan po natin kagad ang mga problemang yan at hindi po natin matambayan. Kailangan po mga bossing sa atin muna sarili magsisimula. Unang-una mga bossing, kailangan positive po tayo. Kailangan naka-mindset na po sa ating isipan na magiging okay ang lahat. Kumbaga malalampasan nyo ito, hindi nyo ito tatambayan mga bossing. Kung kayo may problema sa inyo pong kalusugan, gagaling na po kayo. Huwag nyo pong iisipin na lalala kayo. Lalo nga pong lalala kasi makapangyarihan ang ating isipan. Ganon din ang ating salita eh. Ako po mga bossing, pag parang feeling ko eh, parang tatrangkasuhin. Yung bang para bang may sipo na hindi makalabas, yung mga ganun mga bossing. O kaya sakit-sakit ang ulo mo mga bossing, yung ganyan. Iniinom ko agad ito ng halimbawa by Jessic. O kaya po, minamindset ko na, syempre iinom ka muna para masolusyonan po yan. Tapos, imamindset ko na wala to, hindi to lalala. Magagaling to, gagaling din agad ako. Yung mga ganun mga bossing. Kasi wasa, ikaw po ay pinanghinaan ng loob. Tapos parang winelcome nyo po yung sakit. Lalong lumalala. Kasi, ganyan din po ko eh. Kapag ako isisipunin para tatrangkasuhin, pag inisip ko mga bossing ko na teka masama paramdam ko, tapos inihiga ko pa po siya, lalo po siyang lumalala. Para sa akin mga bossing ha. Ngayon po mga bossing, pero syempre yung mga ganyan-ganyan trangkaso, mga lagnat, ganyan. Pero ibang sakit naman po, kung ano man po yung sakit po, ay ganoon pa rin naman. Pero syempre, i-maintain natin kung mayroon ko yung mini-maintenance. Yung ganoon mga bossing. Tapos isipin nyo gagaling ako, ganoon po mga bossing. At ibubuka rin sa bibig po ninyo na gagaling po kayo. Ganoon din po halimbawa mga bossing ko, kung kayo po mga bossing ko ay nag-aaway lagi ng inyong karelasyon. Kapag sabi nyo, ay balasubas yan, ganyan yan, napakulang yan, ganyan ganyan. Gusto ko mga bossing, magiging ganun nga, lalo lalala. Pag sabi nyo, ay babaero yan, yun ay napakaraming kawalang yan na pinagagawa sa akin. Last lalala po siya. Kaya mas may na mga bossing ko, ibubukas sa bibig natin, magbabago din yan. Tapos, ipagdasal po ninyo mga bossing. Tapos, huwag nyo na isipin ang isipin. Kasi wasa inisip nyo siya inisip, lalo lumalala po siya mga bossing. Ngayon po mga bossing, ganun din po pag kayo may problema sa inyo pong mga anak or kaya po pagdating sa usapin ng pera. Parang huwag kang dadaing kasi po sa dumaing ka, wala kang pera, lalo mawawala ng pera. Kaya kailangan sabihin nyo po, maraming pera ang darating sa akin. Simulan natin sa ating sarili mga bossing. Tapos subukan nyo din po ito mga bossing. Unang-una kagaya na sinar ko nga po sa inyo, kumuha kayo ng papel, kumuha kayo ng lapis, tsaka kandila. Ngayon, isusulat nyo po muna lahat-lahat ang mga problema po ninyo. Tapos nyo pong sunugin nyo po ito. Para, kasi sabi po nila, once na marami kang problema, maganda, isulat nyo ito at sunugin para mauwi sa abo, para mawala na ang problema po ninyo. Ganun din po, bukod sa mina-mindset ninyo, gawin nyo din po yan. At pagkatapos, ganito naman na gawin po ninyo sa mga wishes ninyo para mabilis matupad mga bossing. Kumuha rin kayo ng papel, ganun din po ang lapis. Pagkatapos, isusulat nyo lahat naman dito, yung isang papel na mga problema susunugin. Ito naman po mga bossing ko, isusulat nyo lahat ang mga pangarap po ninyo sa inyong pong buhay. At pagkatapos po nito ay tutupiin at ilalagay sa mataas na lugar. Halimbawa, pero walang gamit na sana. Halimbawa, magkakaroon ako ng maraming pera. Ganyan po. O kaya sa aking mga negosyo magkakaroon araw-araw ng malaking benta. At dito na ako yayaman. Ganun po mga bossing. O kaya po, gagaling na ako sa aking karamdaman at kailanman hindi na ako magkakaroon ng karamdaman at magkakaroon ako ng napakahabang buhay. Yung mga ganyan mga bossing. Buong pamilya, i-wish nyo na po dito mga bossing. Ngayon po mga bossing, tupiin nyo po ito at isiksik sa gawing silangan sa may silangan nyo po siya. Isisiksik mga bossing. Kasi once sa mga bossing ko na ito po ay hindi nyo alam kung saan kayo haharap, importante kung saan ka dapat nakaharap, ito po mga bossing ko ay kumbaga nagiging wa-epek. Tapos yung ikaw po ay hindi naniniwala sa ginagawa nyo, tapos parang wala ka sa mood, gagawa ka ng pampaswerte, huwag ka munang gagawa. Kaya minsan sinasabi ko na kahit anong araw, kasi once sinabi ko, halimbawa sabihin ko Tuesday or Friday, paano kung wala ka sa mood? Tapos gagawa ka, pipilitin niya sa inyong sarili, hindi po yan tatalab. Kaya kailangan nasa mood po kayo habang kayo ay gumagawa at naniniwala ka na mababago ang takbo ng inyong pong pamumuhay. Pagkatapos po niyan sa may silangan kaharap sa umaga na 6:30 or kaya po yung alas 7, matatapos ito hanggang alas 8.
Tapos alas 8, tupiin, ibilit po yan sa sinag ng araw. Tapos isiksik nyo na po sa may pintana po ninyo sa pinakataas, mga bossing, sa may silangan. Subukan nyo po yung gawin, mga bossing, kasi iyan po isa sa mga subok na napakaswerte. Kung kayo pinaniwala at naisyo po yung gawin, mga bossing, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa. Subukan nyo po yan, proven po yan na napakaswerte. Yun na po, mga bossing. Salamat po.